low break, kawin matutuloy na kaya ni Tatay Tuks hanggang dulo. 56, 58, keep it. Nakakawala, 59, sinasagad na talaga dito ni Tatay Tuks. Kaya na kanyang tapusin hanggang finish line, 53, keep it. At meron pa tayong last 2 laps dito, kaya na kayang tapusin ni Tatay. Si Patrick versus Warren, sino kayo makakalabang sa umangat sa kaliwa si Ricky. Nakawala, sumukli ka agad at tumabol ka agad naman si Jonathan. Nagkakabanata na sila dito sa kanilang grupo ito. Nagkakaputol-putol si Warren. Nandito si Archie Mapa, bumigay siya. Mukhang hindi niya tinuloy dito. Sabi niya, birthday ko ngayon, hindi mo na ako magpapagod na. What's up mga monster, kumusta ka dyan? Ismael and White Mix Moto Vlog for today's video, 36 above category. At andito tayo ngayon sa may circle at batiin din natin si Archie Mapa ng happy happy birthday, more birthdays to come. Andyan rin si Patrick, ay ito na, may nag-atim na kagad ng breakaway, sumigaw na kagad yung peloton na habulin raw. May tumagas na, nandito rin si Jerry Oreste ng team Boy Cani, napakarami yung ating 36 above category. Ang tanong, sila kaya lahat dyan? 36 above category kaya to, pero basta't nandito kayo ay kuhanan natin yan. Ito na mimili, nandito naman si Ranza ng Team Navy. Kumbaga malakas yan, kilala yan na talagang malakas sa ahon, malakas din Rumi Mati, napakarami yan, pero bati mo na siya to kay Cholo Baltasar, Kaninbao, Katonying Alexis JB. Katunying JB, Wilson Iscano, shoutout rin kay Ma'am Jess ng Jamo Booster. Pagod ka ba? Magjamo ka. George Vivado watching from Taiwan Team Omega Endurance. Reggie Orpia from Cebu at sa kanyang jowa na si Ma'am Rose Agulbin. Shoutout rin kay Kim Bab Jem, Ginalin Balanay, Pablito Alekoe, Boy Cooking and Installer Grass. Maraming salamat sa lahat naman ng subscribe. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please do subscribe and hit the bell button. Huwag kalimutan mag-like, share, comment my video. Ito na si Jonathan ang pumipiga dito. Siya ang bumibit-bit dito sa peloton dahil meron tayong that Wayman breakaway. Pero parang nagkakanya-kanya sila dito. Shoutout rin kay Sir Alex Bilan ng Time Excellent Noodles. Hermani, sira sa lahat ng buong Time Excellent Noodles. Ito mukhang hindi na may tutuloy yung kanilang tatlong breakaway. Dahil nagkanya-kanya sila, nandito si Idol, malakas yan, smiling face pa. Ito rin, mga naka-team army na jersey. Ito to, Monoy. Dito si Idol dito, mukhang kakayanin kaya ng tatlo dahil nagpapakiramdaman silang tatlo dito kung sino ang hahatak din sa kanilang breakaway. At ito na si Ricky. Nandito sa likod, binibit-bit yung peloton para madikitan yung tatlo. Nagkadikit na, umangat sa kaliwa si Ricky. Nakawala, sumukli ka agad at tumabol ka agad naman si Jonathan. Nagkakabanata na sila dito sa kanilang grupo ito. Nagkakaputol-putol si Warren. Nandito si Archie Mapa, bumigay siya. Mukhang hindi niya tinuloy dito. Sabi niya, birthday ko ngayon, hindi mo na ako magpapagod. Nagpaiwan si Archie Mapa. Ito, meron tayong panibagong breakaway. Tatlo, Jonathan, Ricky at si Pedong. Ito, pang-apat natin, si Warren. Naka Air Force na jersey. Ang lakas, ang ganda pa ng bike. Wala dito si Tatay Tuks. Malamang maghahabol. At si Patrick lumabas din dito. Lumabas din si Patrick. Malakas yan. At meron tayong nabubuong the 5-man breakaway. At biglang bumagal na naman sila dito. Kayong ating peloton papadikit at wala dito si Tatay Tuks. Malamang magjajamblen yun, abangan natin. Meron tayong nabubuong the 5-man breakaway. Nag-iiwasan silang lima dito. Sino kaya ang magtatrangko dyan sa kanila? Ito si Ricky. Binitbit niya muna pero unti-unti siyang lumayo din sa kanilang apat. Mukhang may balak rin mag-atim ng breakaway si Ricky dito. Ito, hinahabol ni Jonathan. Si Pidong, si Warren at saka si Patrick at si Tatay Tuks nandito na. Nag-jump na siya dahil kailangan niyang dumikit dahil kilala natin yan si Tatay Tuks na hindi yan mag-a-stay dyan sa peloton. Na ito na, nag-jump na siya sa grupo para makakadikit ito na. Kunwari, hinihingal. Malakas talaga si Tatay Tuks. Yung mga dating player ng Ronda Pilipinas, ngayon ay ex-player na siya dito. Meron tayong nabubuong anim na breakaway. Si Ricky, unti-unti talagang umaagwat. Dinidikita naman kagad ni Patrick, si Pedong, Jonathan, si Warren at si Tatay Tuks nandito sa likod. Chill-chill lang si Tatay Tuks at no more na talagang nakikita tayo sa likuran.
Nag-iiwasan si Patrick. Siya yung bumibit-bit muna pero umiiwas siya. Nakasunod pa rin si Pedong. Bumuka yung grupo. Unti-unti siyang bumabagal si Tatay Tox. Nagmamasid-masid kung paano siya makakatakas dito sa lima. Kaya hindi siya masyadong dumidikit. Nakabungad si pa Jonathan. Nakabungad, dinidikitan. Siya ang bumibit-bit sa kanilang breakaway dito. The six-man breakaway. Nakahanap ng kapalit dito pero nakadikit pa rin si Pedong sa likod. Nakatutok, baka pumutok. Si Patrick nasa likuran. Si Ricky naghahanap ng diskarte dito si Tatay Tox. Kung paano siya makakalabas sa kanilang breakaway dito. Kaya hindi siya masyado dumidikit at kunti lang yung agwat nila doon sa ating peloton. Kaya kapag tuluyan silang bumabagal, madidikitan, masasayang yung kanilang breakaway ito, hinahatak na dito ni Pedong dahil sumisigaw na sila, napapadikit talaga yung peloton. Kailangan merong isa dito na maghahatak na muna dahil papadikit yung peloton sa likuran. Kung baka masasayang yung kanilang breakaway at unti-unti nang sumusugod. Si Tatay Tox naghahanap talaga ng tamang tempo. Bumuka, pumalit si Ricky. Tatay Tox, unti-unting sumusugod. Nag-atim sa kanan si Tatay Tox ang breakaway. Nakawala na si Tatay Tox. Sinahabol naman, sumukli kaga si Jonathan. Nandito rin si Patrick. Si Pedong humahabol rin sa likod at hindi tiniloy ni Tatay Tox dahil hindi siya pinakawalan. Para hindi siya mapagod. Baka naghahanap talaga na siyang tempo. Pinagbigyan. Ito, nakahigpit na yung clits. Mukhang maluwag yung clits ni Tatay Tox kanina. Kaya hindi niya itinuloy yung kanyang pagtakas dito sa kanilang breakaway. Pwede na yun na masasagad sana. Yun nga lang, medyo naisip ni Tatay Tox na medyo maaga pa. Kaya tutok na muna sa likuran. Naghahanap na naman ang tempo to kung paano siya makakalabas dito sa lima. Dahil lalabas talaga dito sa kanilang anim to si Tatay Tox. Mamasid-masid, gasolina na muna ito, nag-iiwasan. Nagkanya-kanya na naman sila dito sa kalang breakaway. Ito yung ating peloton dito. Unti-unting umuusan at napakarami yan nila. 36 above kaya yan? Basta nandito kayo, kuhanan natin yan. Baka papagalitan tayo. Ito yung ating... Nagkaroon sila ng second group. Lima, nakawala na talaga ng tuluyan si Tatay Tox. Tumira siya sa likod. Nakawala si Tatay Tox. Ito yung ating second group. Lima, sino kaya maghabol? Jonathan ang pumibigas. Solo breakaway. Matutuloy na kaya ni Tatay Tox. Hanggang dulo, 56, 58 kepets. Nakakawala, 59. Sinasagad na talaga dito ni Tatay Tox. Kaya na kayang taposin hanggang finish line, 53 kepets. At meron pa tayong last 2 laps dito. Kaya na kayang taposin ni Tatay Tox. Yan! Talagang napakalakas dito ang dating ex-player ng Ronda Pilipinas. Pigang-piga na siya dito pero ramdam din talaga niya na pinapahirapan siya. Saan ba kaya nahirapan si Tatay Tox? Sa paghahabol, hindi siguro sa hangin. Malakas ang hangin kaya sulo pa niya dito at kita niyo naman unti-unti na siyang bumabagal. Kanina umaabot siya ng 59 to 58 kph, ito ay 46, 47. Ramdam din talaga ni Tatay Tox na kailangan niyang gumasolina dito dahil papadikit talaga yung lima. Hindi talaga siya pinapakawalan pero unti-unti siyang umuusad ng baba kasakali siyang hindi na maabutan. Natatanaw na nila talaga si Tatay Tox. Into unti-unti na naman silang umuusad. Nagprinuhan 44 kph, grabe. Yung breakaway ni Tatay Tox, umabot siya ng 59 to 58. Pero hindi rin talaga niya kinaya yung minti ng 50 kaya bumaba rin siya dahil malakas ang hangin. Ito yung ating second group. Nag-iiwasan sila kung sino ang magtatrangko dito at meron tayong last lap na. Pagbalik nito, rimatihan sino kaya mananalo. Nandun kaya kay Tatay Tox o nandito pa sa lima. Si Warren, si Patrick, si Pedong, si Ricky at si Jonathan. Nag-iiwasan talaga. Jonathan dito ang pumipiga. No choice niya dito. Dahil baka kapag hindi niya hatakin, makakawala ng tuluyan si Tatay Tox. Sayang naman, ito na, pinipiga. Last lap, kaya na kaya niyang ididikit doon kay Tatay Tox. 47 at binuka. Umiiwas siya, nakatutok pa rin sa kanya. No choice siya dito, kaya inahatak. Kung may nag-iiwasan, bumuka siya ng tuluyan. Lumipat siya sa likod, hinahatak ni Pedong. Nasa likod naman si Ricky, si Patrick, si Warren. At lipat na muna sa likuran. Si Jonathan umiiwas, bumuka. Ricky naman ang pumipiga dito sa kanilang breakaway sa second group.
Madidikitan kaya si Tatay Tox sa kanyang solo breakaway last lap, matutuloy na kaya 47 kph ito, unti-unti na siyang lumayo pero papadikit nandito si Warren. Umangat si Warren at nakatutok sa likuran si Patrick. Naku na, nagpasan dito si Tatay Tox. Naabutan siya si Warren, rimatin si Patrick versus Warren. Sino kayo makakalabang sa kanilo? Rimatin, nakaupo at nakaagwat dito si Patrick. Pangalawa si Warren, pangatlo si Pedong, pang-apat natin si Tatay Tox. Panglima natin, si Ricky natin, Ricky Rice ito, rimatihan. Ito yung kanilang slow-mo at si Tatay Tox ito. Nililingon na lang niya dahil rimatihan yung dalawa. Grabe, pigang-piga dito sa bandang kanan. At si Tatay Tox, hinayaan na mag-rimatihan yung dalawa rito. Nakasakad yung dalawa, nakaupo lang si Patrick. Umangat si Warren pero si Patrick ito, sagaran talaga. Grabe, eh. Nakawala si Patrick, bumigay dito si Warren. Grabe. Napagandang grimatihan dito sa may circle. Pangatlo natin, Tipidong ng Rivera. Ayan o. Pang-apat si Tatay Tox. Pang-lima natin, si Yao Ricky. Tim Rick Rice.